Hello guys, this is my Lambert again. For today video guys ay magluluto tayo ng steak at ng mashed potato. At syempre kailangan natin ng beef steak cut. Dalawang piraso lang ang aking lulutuin guys kasi dalawa lang naman kami ni daddy. Nalagyan ko ng paminta. Kabilaan. At nilagyan ko din ng thyme leaves. O yung dry thyme leaves. Pangpabango at pangpasarap na rin ito. At habang minamarinate ko ang steak, maggagayat ako ng patatas. Binalatan ko muna syempre ang patatas. At ginayat ko lang ito sa katamtamang laki. At hinugasan ko at pinalambot ko lang ito sa isang pan. Hanggang sa ito ay lumambot na at atin na ang imamash ang ating potato. Ayan guys, at atin ang i-mash. At syempre kailangan natin gumamit ng masher. I-mash lang natin ang i-mash hanggang sa makuha natin yung consistency ng ating mashed potato. Lagyan din natin ng garlic. Ginayad ko ito ng mapipino at nilagyan ko rin siya ng unsalted butter. At nilagyan ko rin pala siya ng Himalayan salt at saka ng kaunting milk para hindi ito maging dry. Mukhang okay ng ating mashed potatoes. Ayan. Tikman na natin. Iset aside lang natin at iluto naman natin ang ating steak. Maglagay tayo ng oil sa isang pan. At lagyan din natin ng butter. Unsalted butter din ang aking ginamit. Hayaan lang nating mag-melt ang ating butter. At ayan nga, atin ang lutuin ang ating steak. Sa aking steak, lulutuin ko lang siya ng medium rare. Hantay lang nating mag golden brown at wag nating susunugin. Kailangan lang nating maging medium rare ang ating steak. Pwede na nating baliktarin kasi nagiging golden brown na ang kulay ng ating steak.
At syempre lutuin natin syempre yung kabilang side. At mukhang luto na guys ang ating steak. Pwede na natin ilagay sa isang lalagyanan o sa ating plate. Lagyan natin guys ng rosemary. At ilagay na rin natin ang ating mashed potatoes. Lagyan din natin yung kabilang side. Nagmamadali na akong magluto guys kasi nagugutom na kami. Kaya nakalimutan ko ang gravy. Salamat! Happy cooking and happy eating! Hope you like it! Bye-bye!